Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my channel, mga kaaldab. Bago po tayo pumunta sana naman sa ating pinaka main topic, eh batiin po muna natin ang happy birthday si Wally Bayola, mga kaaldab. Siya po ang ninong nila Main Mendoza at Alden Richards. Kumbaga, mga kaaldab, siya rin po si Lola ni Dora na mapapanood na natin bukas, mga kaaldab. Nakakataba po ng puso dahil kung saan po birthday celebration po ni Wally, eh muli na naman po natin siyang makikita ng dalawang linggo sa Kalye Serye na aabangan po natin. Ano nga po ba talaga yan? Medyo syempre nasusupresa tayo dahil nga po hindi po natin alam kung ano nga po ba talaga ang manggaganap o mangyayari. Although sabihin na natin video yan, pero yung aabangan, di po ba? Wala naman kasing bago dun sa, kung video man yon eh wala naman bago sa Itbulaga. Pero yung aabangan, yun po yung titignan natin kung ano nga po ba yung pinupunto ni Henyo Master Joey De Leon na kung saan, mga kaaldab, eh talaga naman pong kikiligin tayo. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ito ngayon, mga kaaldab, ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, ang bagong mensahe ni Lolit Solis tungkol kay Main Mendoza. Well, isa po itong medyo hindi masasabi natin na medyo masakit o maganda. Isa itong papuri na kumbaga nakakapagtataka, hindi po ba, na hindi po ganito dati si Christy Permin o si Lolit Solis, mga kaaldab. Medyo yung kumbaga parang nag-iba po. Parang nag-iba, mga kaaldab, kasi iba po yung mensahe na ibinibigay niya. Di po ba? Nakatitignan po natin eh medyo hindi po talaga pabor sa aldab ang sinabi ni Lolit Solis, di po ba? Well, hindi ko na, kayo na bahala magbasa, mga kaaldab, babanay kita nyo yan. Eh, kayo na po magbasa habang pinapakinggan nyo ang sinasabi ko. Marami pong akong nakitang comment galing po sa mga netizen na parang bakit nga pag-uusapan gayong alam naman natin na naka-quarantine ngayon tayo, mga kaaldab. Ito po yung punto ko. Alam nyo, mga kaaldab, sikat kasi si Main Mendoza at si Alden Richards ngayon sa social media. Kahit po naka-quarantine tayo, sila pa rin po yung topic sa social media. Sa mga hindi pa po nakakaalam at baguhan pa lang po, si Manay Lolit po, mga kaaldab, eh laging merong hindi po, may araw na maganda, may araw na hindi. Iba po kasi yung tinitignan na angulo na yan. May araw na katulad po nito, nakakaiba, na idinidikit niya si Mr. Quarantine. Ang update natin, mga kaaldab,
Eh bakit nga po ba si Maine Mendoza ang nagiging topic ngayon sa social media? Pero pagdating po sa ABS-CBN o sa GMA Kapuso, eh hindi po pinag-uusapan. Ito po ang dahilan. Hindi naman po dapat ipinupost ito ni Manay Lolit, pero dahil nga po kailangan ng publicity at pag-uusapan, eh si Maine Mendoza po yung naging topic niya. At siyempre, inilagay niya si Mr. Quarantine, na alam po naman natin na talaga naman pong unang-una madidismaya. Kumbaga, tapos sinabay pa dun sa pagbabalik ng kalye serye. Hindi po ba? Hindi po ba tumutugma na ang punto po ni Manay Lolit Solis eh pag-usapan siya? Sa totoo lang mga kaaldab, patay ngayon ang mga ganitong issue. Kumbaga, yung mga vlogs ngayon eh medyo humina na. Yung mga sinusulat na article ay bihira na pong basahin dahil nga po wala na siyang update. Pero nakita nyo naman po yung ginawa ni Manay Lolit Solis para po pag-usapan eh kailangan si Maine Mendoza ang ilagay niya sa kanyang article. Well, common sense na lang po mga kaaldab, hindi po ba? Bakit na naman po si Maine Mendoza na naman po at si Mr. Quarantine ang inilagay niya sa quarantine? Gayong napakarami naman pong nagbibigay ng tulong, etc., etc., hindi po ba mga kaaldab? Pero bakit nga po si Maine Mendoza ang inilagay ni Manay Lolit Solis? Well, bahala na po kayo mag-comment mga kaaldab. Ang sa akin lang po eh medyo hindi po maganda ang sinabi ni Manay Lolit tungkol po kay Mengay, kay Mr. Quarantine ha? Pero dun po sa iba eh pabor naman po talaga ako, nakakaiba po talaga si Maine Mendoza. Kumbaga, totoo naman mga kaaldab na ubod po talaga ng ganda ngayon si Maine Mendoza, nakakaiba po. Kung isa po kayo sa nakapanood ng Aldab o ng Yayadab, eh ang laki po talaga ng confidence ngayon ni Maine Mendoza. Talagang kapansin-pansin po yung aura niya na talagang alam nyo na mga kaaldab. At nagpapasalamat po ako dun sa nag-comment na kung titignan po talaga mga kaaldab sa video na in-update natin, eh mukha po talagang nanay si Maine Mendoza. Ibang-iba po raw ito sa sinasabi ngayon ni Manay Lolit, pero talagang maganda po talaga yung aura ni Maine Mendoza dahil nga po eh naka-quarantine po siya at siyempre kasama niya ang kanyang buong pamilya, especially po si Baby Teo. Yan po yung pinakamaganda. Ngayon sa mga nagtatanong sa akin mga kaaldab, Mr. Destiny, bakit sinasabi mong sikat na sikat si Maine Mendoza at Alden at viral ngayon sa social media? Yan po yung totoo. Tignan nyo na lang po yung itong bagong-bagong at mainit na sinulat ni Manay Lolit Solis. Yung article niya ay naging viral agad. Di po ba? Viral ito mga kaaldab at pinag-uusapan ngayon sa social media at ilang vlogger na rin po ang gumawa nito. Ang punto ko rito mga kaaldab, bakit sila ang nagbibigay niyan? Bakit mismo, hindi mismo ang GMA 7, di po ba, ang nagbabalita? Yan po kasi talaga yung sinasabi kung hindi po patas pagdating po sa larangan ng pagbabalita. Bakit kailangan pang dumaan dito na kung saan mga kaaldab, eh kapansin-pansin nyo naman pong may tinatago at may inililihim. Di po ba, kaya nga po nandito yung channel na to para po ibunyag sa inyo kung ano ang nasa likod ng mga ganitong pampaparatang kay Mengay. Di po ba? Sabi ko nga po kapag may kilig factor, may pumapasok na ganito. Di po ba? Katulad ni Manay Lolit Solis na dati, pabotong-boto siya kay Meng, kay Alden, keso ganito, keso ganyan. Di po ba? Well, correct me if I'm wrong na minsan sinabi rin niya ni Manay Lolit na talagang magkumbaga mga kaaldab eh, hindi na kailangan pang makita, sa galawan na lang ng dalawa eh alam nyo na ang kanilang relasyon. Pero sa punto nito mga kaaldab eh nagbago po ang ihip ng hangin, di po ba? Kaya nga po mga kaaldab, may pagkakataon na masasabi nating dumidistansya o nababayaran. Sa totoo lang mga kaaldab, si Maine Mendoza lang po ang artista na
hindi po talaga mahilig sa mga ganitong interview. Lalong-lalo na po kay Christy Fermin, kay Manay Lolit, di po ba? Tanging GMA Kapuso lang. Doon lang po talaga siya nagpapa-interview. Totoo yan, mga kaaldab. Napakarami pong mga reporter na gusto pong ma-interview si Mengay, pero lahat po sila ay bigo. Although sabihin na natin, Mr. Destiny, bakit naman pagka nakikita natin ang daming nag-i-interview? Yung po kapag may show, may shooting o may pelikula po silang pinopromote, doon lang po nagpapakita si Main Mendoza. Pero yung sasabihin mo na katulad ng mga ibang artista, katulad ni Mr. Quarantine, kung sino-sino yung nagpapa-interview sa kanya at ginagamit si Main Mendoza, di po ba? Pero dito sa, kumbaga mga kaaldab, sa mga previews na nakita ninyo, wala pong ganyan, di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber, at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.